si Kuya at ang walang kwenta niyang asawa, finally, matatahimik na tong bahay na to. Never na matatahimik ang bahay na to. Lucy, we are raising a dragon. At mabilis siyang natututo. Si Clara? Sino pa nga ba? Auntie, matanong ko lang. What's in it for you? I mean, tinutulungan mo ko sa mission ko. Ano kabalit nun? I'll be honest with you, Lucy. Actually, I'm doing this for Ate Kunching. Gusto kong makabawi sa kanya sa mga kasalanan ko nun. I betrayed her trust na naging dahilan ng malaking awin namin nun. Kaya ba kahit kailan hindi ka namin nakita o ni minsan hindi ka na-mention ni Mamang sa amin? Sobrang laki ng galit niya sa akin noon. Sobrang magkagalit kami. Inagaw niya sa akin ang lalaking mahal ko. Inagaw niya ang buhay na dapat akong nagtatamasa. Auntie, okay ka lang? Yes, dear. I have to move on para maibalik yung mga ninakaw mula sa'yo at saka yung mga ninakaw mula sa'kin. Irene, sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Hindi ko sabihin, baka bumalik sa'yo lahat to, ha? Eh, kilala naman natin yung Clara na yan. Gagawin niya lahat, masira ka lang at pamilya mo. Nay, kapag ginawa niya yun, sisiguraduhin ko na hindi ang pamilya namin ang mababasag. Tsaka, para sa ikatatahimik ng lahat, Nay. Kaya lang, handa ka na ba na may kahati sa oras ng asawa mo? Yung ibang mag-asawa nga eh, trabaho lang ang kakumpetensya nila sa isa't isa. Pero nagkakagulo, naghihiwalay pa. Yung pa kaya sa'yo, yung babae niya, tapos yung anak pa doon. Irene. Kung hindi naman ako magbibigay, ano mangyayari sa amin? Mas maganda kung tahimik lahat ang buhay namin, di ba? Tsaka tiwala ako kay Natoy na kahit anong gawin ni Clara, hindi siya bibigay. O nga pala, lapit na birthday mo. Anong plano mo? Naku, Nay, wag na. Wala akong plano. Kahit anong uno sa buhay o bagyo, kailangan sinicelebrate natin yan. Nay, okay na ako. Dito lang tayo sa bahay. Tayo-tayo na nila, tatay. Natoy! Oh, babe! Halika, kanina ka pa? Halika na! Halika na! At sige, tawag ka, tatay na. Sarap ng almusal. Beng! Siyempre, oh. Good morning, Miss Beautiful. Tupe! Anong ginagawa mo dito? O, siyempre, sinusundo ka. Sinusundo? Eh, wala naman ako sinabing sunduin mo ko, ah. Hindi mo na kailangan sabihin yun. SOP ko na yun mula ngayon. Uy, Emma! Tsaka lang, tsaka lang. Anong ginagawa mo, Tupe? Bahol ba po yan? Ano ka ba? Grabe ka. Ah, Emma! June? Si Clara ba nandyan? Oo, nandun siya sa loob. Pwede ba ako pumasok? Sige, tara, pasok ka. Hatid ko lang siya sa loob, ha? Tara. Marunong rin kaya ako magmotor. Pasok! Nika! Ate Clara, nagbisita ko kayo. Clara. Sige, mauna na ako, ha? Sige. June. Clara, kumusta naman kayo ng anak mo? Okay naman kami. Teka, bakit ka pumunta dito? Si Tatang kasi pinapasundo ka. Eh, gusto makipagkita sa'yo. June, hindi ko siya pwedeng puntahan. Walang magbabantay kay Nathan. Clara, kung hindi ka makipagkita kay Tatang ngayon, eh, gagawa siya ng paraan para puntahan ka dito. At di mo magugustuhan yun. Okay, ko lang ito. Sa kotse. Babe, napagdesisyonan ko na ilipat tong happy day sa bahay. Kasi mas makakatipid ako.
Tapos, mas mamamaximize ko yung time para sa pamilya natin. Lalo na ngayon, di ba? May schedule ka na kay Baby Nathan. Babe, walang problema. Okay lang. Kung gusto mo, sabihan mo lang ako kung pwede ko itulong. Pwede akong mag-drive sa inyo, pwede akong maging kargador. Kung gusto mo, pwede rin clown, dad. Babe, basta makabawi lang ako sa lahat ng mga binawa ko sa akin. Babe, hindi mo kailangan gawin yun. Babe, nahihiyan na kasi ako sa'yo eh. Lagi nilang ikaw yung nag-a-adjust para sa atin. Eh, siyempre, sa akin may galit si Clara eh. Imbis na pairalin ko yung pride ko, ako na lang yung magpapakumbaba para maging magaan yung sitwasyon natin. Sige, ganto na lang, ganto na lang. Di ba mag-birthday ka na? Mm. Ano gusto mong gawin? Ano gusto mo? Gusto mong mag-outing? Mag-beach? Init na yun, no? Sarap ng swimming, no? Di ba? Para makalimutan natin yung mga bigat na pinagdaanan natin. Tara! Babe, na lang. Alam mo, mas gusto ko yung simple lang. Tayo-tayo na lang sa bahay. Kain tayo doon, salo-salo tayo. Hindi na kasi ako sanay sa mga celebration, eh. Mas okay ako kung kasama ko lang kayo. Okay. Birthday mo. Simple lang. Sige. June, nasan ba tayo? Saan tayo pupunta? Akala ko ba kikitain natin si Tatang? Dito doon niya tayo pupuntahan. Ha? Huh? Eh, di ba nasa kulungan pa siya? Teka, June. Malayo na ba si Tatang? May gusto ko siyang gawin. May gusto ko siyang surprise sa birthday niya. Baka pwede niya naman akong tulungan. Ano ka na bang naiisip? Naplano ko anong tema? Kung saan natin na kami? Wala pa nga eh. Pero okay ba kung sa beach? Labit na! Ano na? Ano ba gagawin natin? Nag-iisip na. Ano na inyo? Saan natin pag-usapan? Ang apo ko, hindi mo kasama. Eh, akala ko kasi napupunta kami sa presinto. Kaya hindi ko na dinala yung bata. Teka lang, Tang. Paano ko kayo nakalaya? Hindi na importante yun. Ang mahalaga, malaya ako. Makakapagsimula na uli. Katunayan eh, meron niya akong trabaho. Malayo nga lang dito. Eh, ba't hindi na lang malapit sa amin? Malapit sa amin ang apo niyo. Dahil doon may oportunidad eh. Basta kung kailangan niyo ako ng apo ko, tawagan mo lang ako. Clara. Ngayong may anak ka na, hindi po pwedeng hihina-hina ka. Kapag inapi ka ni Natoy, isumbong mo na siya sa akin at tutuluyan ko na siya. Tay, hayaan niyo na ho si Natoy. Sa katunayan, meron na kaming napagkasunduan kasama ng asawa niya. Dalawang araw sa isang linggo, makakasama namin ang anak ko si Natoy. Dalawang araw lang? Hindi pwede yan! Ha? Kailangan buong linggo sa'yo lang siya! Tay, huwag na ho kayong mag-alala. Iiwanan na ni Natoy ang asawa niya para sa amin ang anak ko. Mabuti kung ganun. Para hindi ka nanlilimos ng pagmamahal at naghihintay ng wala. Dinadala ba ng apo ko ang apelyido ni Natoy? Opo, Tay. Anong pangalan ang ibinigay mo? Nathan. Nathan Villadulenta. Pwede.
Pwede na yun. Kailan ang binyag? Pupunta ako. Malapit na ho yung binyag. Kaso hindi pa namin napipili yung araw kung kailan. Gawin mo na kaya sa susunod na linggo. Si Natoy kasi kasama niya yung asawa niya sa araw na yun, Tay. Anak! Binyag ng anak na yun! Ano dahilan para hindi siya makarating? Kung ayaw niya, ako ang kukumbinsi sa kanya. Hindi, Tay. Hindi na kailangan nun. Ako nang bahala. Sisiguraduhin ko na sa susunod na linggo, matutuloy yung binyag, ha? Siguraduhin mo. O sige, halis na ako. Magkita na lang tayo sa binyag ng apo ko. Darating ako ron. Pangako yan. O sige ho, Tay. Mag-iingat ho kayo. Mag-iingat sila sa akin. Oh, tignan mo na si Clara, John. Bigyan mo ang number ko. Sige, Otang. Ako na bahala. Tara. Sige, Otang. Babe. Kape ka muna. Wow, babe, thank you. Okay na okay yung happy days dito sa bahay, ah. Talaga? Anong ginagawa mo? Ito, yung calendar na ginawa ko. Ayan, para masiguro natin na meron tayong time para sa pamilya. Oh, nandiyan na pala si Clare. Kumusta lakad mo? Okay naman. Sana ho hindi kayo nahirapan kay Nathan. Oh, no. Of course not. Boy! Siya nga pala, Auntie Mira, Lucy. Oh, bago ko makalimutan. Gusto ko nang pabinyagan si Nathan. Oh, that's a good idea. Gusto ko maging godmother. Para hindi ako tatawagin Lola. Ang tawag lang sa akin, Ninang Mira. Doesn't sound so young, doesn't sound so old either. Diba? Ako rin, gusto ko maging Ninang. And he will call me Tita Ninang. Oh, so kailan na nga ang binyag? Oo nga. Sa susunod na Miyerkules. Babe, parang may nakalimutan kang ilagay dyan. Ako? Sandali, ano? Ano yun? Ito. 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 Ang birthday mo, nakalimutan mo ilagay. Ah, the 18th of May. 18th? Mm-hmm. Libre ako dyan. So, go na tayo dyan. Kung ganon, tuloy na ang binyag ni Baby Nathan. Yes! Mag-binyag ni Sobrang importante sa akin tong araw na to. Sa buong pamilya. Dahil tong araw na to, pinanganak yung taong pinakda para sa akin. Sobrang swerte ko. Sobrang swerte ng buong pamilya, lalo na ako. Dahil pinangunan ko sa mundo. Do! Din! Anong kakalimutan to, ha? Tang, paano ka pupunta dun sa binyag ng anak ni Clara? Tatakas na naman ho ba kayo sa kulungan? Delikado na yan, eh. Ako lang bahalang tumiskarte ron. At saka, baka may trabaho din ako sa araw na yan. Hahabol na lang ako sa binyag. Ang gusto kong gawin mo ay ang bantayan si Clara at ang apo ko. Dahil hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang iiwanan na ni Natoy ang asawa niya. Sa oras lang na malaman kong dehado si Clara at ang apo ko, tatalupan ko na si Natoy ng buhay. Idadamay ko na rin ang asawa niya. Auntie Mira, siguro dapat ikuha natin si Nathan ng regular na yaya. That's a good idea. Para hindi naman mukhang losyang yung asawa mo. Si Clara sa kakaalaga dyan sa anak ninyo. Siya nga pala, Natoy. Pabibinyagan ko si Nathan. Wow, good idea yan, Ate Clara. Pwede ba akong magninang?
Oo naman, Emma. Eh, Clara, kailan ba balak mong pabinyagan si Nathan? Sa Adisi Ocho. Si Ocho? Eh, Clara, hindi ako pwede sa araw na yung birthday yun ni Irene eh. Baka pwede sa ibang araw lang yung binyag. Pasensya na natoy, pero hindi pwede sa ibang araw ang binyag. Mahalaga tong araw sa akin. Yun yung araw na nalaman ko na buntis ako kay Nathan. At saka isa pa, nasabi ko na sa pamilya ko ang petsa na yun. Pupunta sila. Alam mo natoy, pagbigyan mo na si Clara. After all, mahalaga sa isang ina ang binyag ng kanyang anak. At nanay din si Irene. Sigurado akong maiintindihan. Misan. Oo. Meron ka bang kilala na merong beach resort? Wala eh. Bakit? Bibeach tayo saan? Ayos! Plano ko kasi na doon i-celebrate yung birthday ni Irene. Gusto ko talaga yung surprise eh. Eh, wala namang problema maghanap ng beach resort, Insan. Madali lang yan. Tutulungan kita, ha? Wala lang, Insan. Meron pang isang problema eh. Ano naman? Eh, kasi yung birthday ni Irene, sabay dun sa binyag ni Nathan. Paano kung hatiin yung katawan ko? Madali lang niya, Insan. Ako pa. Kunin mo kayo lagari dyan! Ako naman biro. Hirap na hirap na ako sa sitwasyon ko eh. Yung magandang beach ha, yung makakapag-relax tayong lahat. Siyempre ha, doon tayo siyempre yung mga bebo. Paano naman ako? Di ba? Mama, di ba po malapit na po birthday mo? Ano pong gusto mong gift? Gusto kong gift? Gusto ko siyempre good health para sa'yo, kay daddy buddy mo at sa buong pamilya natin. Eh, hindi naman po yung nabibili sa mall o tindahan eh. Pwede na lang po ba hug o kiss? Oo naman! Eh, favorite ko nga yun eh. Gusto ko nga sana. Pwede bang i-advance na yan? O, sige po! O, sige nga. Eto po. Hug! Sarap naman. At saka po kiss! Sarap naman. O, kumain ka muna ha. Kasi sige. Puro kalaro. Huwag mo hayaang matuloy ang plano ni Kuya. Kilala ko yun. Gagawa at gagawa siya ng paraan para puntahan si Irene. Tama si Lucy. Yung mga beach outing na ganyan, yan ang nakakapagpatibay ng mga relasyon. You have to force him to choose you and Nathan. Kasi pag binabayaan mo na silang maging happy, aba, lalong lumiliit ang chance mo na mabawi mo at makuha mo pa si Natoy. Alam ko naman yan eh, Auntie Mira, Lucy. Kaso hindi ko lang alam kung anong gagawin ko para mapigilan si Natoy sa mga plano niya. Wait. Don't worry, my dear. I have a plan. At pagsisisihan ng Irene na yan na pinanganak pa siya ng araw na yun. Natoy? Lalabas ko lang si Clara, ha? Magsha-shopping kami para sa bata. Sige. Babalik kami agad. Sige, mag-iingat ka. Ako mo nang bahala kay Nathan. Nathan, anak. Aalis muna si nanay, ha? Babalik ako agad. Okay. Thank you. Don't forget to call Happy Days. Yes, sir. Opo. Ay, thank you. Ay, salamat. Natapos din. Tama ka. Sakit na ng tenga ko. Tinong basang-basa, no? Ba yan? Okay. Ay, naku, Mars. Baka new client yan. Ay. Tayo nang mag-estima. Kasi alam mo naman si Irene, busy pa kay Miko. Tama! Dali, dadaling ko ito, ha? Ito, ito. Dali, sila ka natin yan. Ano yung business to? Kaya nang bahala. Anong ginagawa nyo rito? Oo nga. Nandito kami para kay Irene. Ay, si Irene! Naku, busy siya. Pwede na kayo malis. Bye-bye. Ah, we're here for business. Gusto namin siyang kunin sa malaking event. And we're going to pay big time. Hindi na rin, no? Pagkatas yung ginawa niyo nung nakaraan, okay lang kami. Hindi hello, rin. Hello, mamaay. Maraming kami pera. Hindi na. Bye-bye. Ay, oy. Hi.
Wala! Wala! Nagdo-doorbell yung para! Irene! Lucy, Mira. Clara. Pumunta ako dito dahil gusto sana kitang alokin. Tulungan kami maghanda para sa binyag ni Nathan. Kailan ba? Sa susunod na Miyerkules. Okay lang ba? Di ba hindi? Misa tayo eh. Alam kong birthday mo yun. Kaso yun lang yung araw na makakapunta ang buong pamilya ko. Hindi mo naman siguro ipagkakait sa anak ni Natoy na mabinyagan sa araw na makakadalo ang buong pamilya niya, di ba? Clara, naiintindihan ko. At hindi ko ipagkakait yun sa anak mo. Kaya tinatanggap ko ang pag-organize ng party at binyag ni Nathan. Hindi ako nagkamali. Natatanggapin mo ang pag-alok ko. Kasi alam mo, Irene, ngayon, mahirap ang buhay. Alam ko naman na kailangan mo ang pera. Oo, tama ka. Kailangan ko ng pera. Totoo yun. Hindi dahil naghihirap kami, kundi dahil maraming tao ang umaasa sa negosyo ko. Kaya hindi ko sila bibiguin dahil lang may issue tayo. Maraming salamat dahil pinili mo ang happy days. Hayaan mo, gagawin namin lahat para maging maganda ang binyag ni Nathan. Aasahan ko yan. So, when can we hear your plans for the christening? Ngayon na. Pwede kami mag-present sa inyo. Teka. Huwag mong madaliin ang pagplano, Irene. Hindi naman to basta-basta binyag lang. Gusto ko pag-isipan nyo talaga. Kasi pagpapakilala ito kay Nathan bilang nag-iisa at tunay na anak ni Natoy sa mga matalik na kaibigan ng mga bilyaduhin. Kaya gusto ko, perpekto ang binyag ni Nathan. Kaya mo ba, Irene? Mm-mm. Bukas, pwede kami mag-present. Okay. Well then, don't fail us. Kasi kung hindi, madali kami kumuha ng kapalit nyo. Wow! Ang taas naman po ata ng standard niyo. Kasing taas ng ilong na pinagawa niyo. Okay, huwag ka nala. Magaling po kami. Uh-oh. You know, I like you. Magkakasundo tayo. Thank you. Kaya lang, huwag kang pupunta sa NAIA. Baka may magkamaling aeroplano maglanding sa noong mo, dear. Halika na, Lucy, Clara. Ang hirap makipag-usap sa mga chip. Wow. Let's go. Salamat ulit, Irene. Sana hindi kami nakaabala sa inyo. Pigilan nyo, ha? Nakusap mo yung mga yan, ha? Huwag talagang dadaan ang pasay yan. Ano meron sa pasay? Traffic doon. Kaya ka na, ano siya naumuli? Pikul. I must say, Clara, you're a natural fighter. Konting practice pa. At mapapaluhod mo na yung Irene. Salamat, Auntie Mira, Lucy. Tama nga kayo. Kailangan kong maging mas palaban para kay Nathan. You're welcome, my dear. Alam mo naman, lagi lang kami nandito para suportahan ka. At dito sa binyag ni Nathan, we will make Irene's life a living hell. Magsisisihan ni Irene na ipinanganak siya sa araw na yun. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!